Boss in OLBC at ito ang One News. Report. Rewind. React. Respect. Okay, welcome again sa aking video. Ang Leon Beastie Vlog. Ayan, welcome po sa channel natin. Ayan. For today's video po, magre-react po tayo ngayon dito sa bagong issue ni batas natin na si Atty. Libayan. Ayan. Sinabon-sabon niya lang po si Sir Rapid Tool po dito. Pinakamagaling versus Caetano and Binay. Ayan yung pinaka-title niya. No? Rapid Tool po ang pinakamagaling versus Caetano and Binay. Ito po yung nangyaring ano, no? Naging issue dun sa Senado. Pinag-usapan nila yung tungkol sa face mask at hindi yata magustuhan ni Atty. Libayan yung mga banat ni ano rito. Sir Rapi. Ayan. Kaya tuloy nag-isa-gisa siya. Pero bago natin ituloy ang video, please pakilike na po itong video. At sa mga kung bago ka pa lang po sa aking channel, please subscribe and click notification bell para po lagi kayong updated sa mga bago nating video. Ayan. Huwag natin patagalin yan. Start tayo. Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa na namang live stream. Mga kabatas natin, ito nga, ano ho, na ating pag-aralan at usisain ulit mga kabatas natin yung episode ni Rafi Tulfo o mga episode ni Rafi Tulfo in action sa Senado. Okay? Ngayon, ipagpapatuloy po natin yung grabe ang... Yun, grabe daw, grabe. Pagka sabi niyang grabe, doon ako na ano eh, nagkaroon ng interest dito sa bagong upload niya doon sa grabe daw. Para sa kanya, grabe yung naging ano rito. Mga banat daw ni Rafi Tulfo rito. Pag-isa daw ni Rafi Tulfo kay Binay at saka kay ano, kay Caetano. Di ba? Eh, meron tayong part 1 nito kahapon. So kung gusto nila makita, doon pala. Yun, may part 1 pa po pala yan. Kasi mahaba po ito yung naging usapan nila dyan sa Senado. Mahaba po pala yan. Kaya ito, hahatiin ko lang ito at itong video niya ngayon nasa 25 minutes. Gagawin ko lang kalahati muna ito at siguro i-upload ko rin naman yung ano. Kasi medyo mahaba ang oras nakakainin ito. Nasa naghahanap ng mga videos mga kabatis natin, nasa live tab na siya. Hiniwalay na ng YouTube. Doon nga po pala sa mga hindi pa nakaka-subscribe kaya ito ni Libayan, ayan po ang kanyang channel, Batas Natin. Ayan. Kung gusto niyo pong mapanood lahat ng mga video niya, okay po siya, magaling po siyang attorney. Lahat po ng mga mali dyan sa nakikita dyan sa gobyerno, napapansin niya. Nakikita niya talaga, talagang marunong, marunong siya. YouTube, hindi na ho nasa videos, kundi nasa live tab na siya. So, i-click nyo yung live doon, makikita nyo, mga kabatas natin, yung video natin kahapon. At ito, yung tuloy nun, kung saan, yung napakagaling na senador na imbento, no? Napakagaling na senador na mag-imbento ng mga datos at mga kuro-kuro, eh, syempre, bida lagi. Bida ang saya. Parang Jollibee. Let's do this, mga kabatas natin. Para lang matag yung QR code. Okay. And second po, doon po sa face mask na nakaka-turn off po pagdating sa airport, halos lahat ng mga kawani doon sa airport. Yan, ito mga kabatas natin, no? Para sa konteksto, doon sa mga hindi nakapanood kahapon, ito kasing si Rafi Tulfo, sinabi niya daw na yung face mask na yan o yung pagsuot ng face mask daw, nakaka-turn off daw. Ewan ko kung anong turn off ang ibig sabihin ni Rafi Tulfo dito. Kung turin... Tama ba yung term na ginamit niya sa Rapi doon, turn off? Parang naasiwa siya sa nakikita niyang pagmumuka nung nasa paligid niya. Turn off? Ista ka, tas nandudoon ka na, paano ka matuturn off? Diba? Eh marami rin ho mga kabatas natin na turista ang pumupunta dito sa Pilipinas na naka-face mask din. So matuturn off din tayo doon sa mga turista na naka-face mask. Diba? Siyempre, wala siyang data, mga kabatas natin. Wala siyang data, wala siyang kaalaman dun sa mga nangyayari. Gusto niya lang dumaldal. Grandstanding. Di ba? O, tuloy natin. Papansin ganun. Airport, naka-face mask at pumunta ko kayo sa mga airport sa iba't ibang lugar, sa Europe, sa Amerika. Wala na po nag-face mask doon sa mga... Sa Europe, sa Amerika, sabi niya. Pero mga kabatas natin, ano ho? Sa ano? Sa...
bakit ganun kinumpare niya yung Pilipinas sa ibang bansa? Parang medyo ano yata. Iba yung ano natin dito. Yung, may batas tayong sinusunod dito. Yun yung gusto ng gobyerno natin. Ano magagawa dyan? Siguro sa Europe, no? Pero pumunta nga kami ng Singapore, mga kabatas natin. And obviously, naka-face mask pa sila lahat doon. Sa Amerika naman, mga kabatas natin, tinanong ko, no, yung aking mga kamag-anak doon, mga kakilala. Meron akong kilala doon sa Amerika, mga kabatas natin, na nagtatrabaho sa airport mismo. Sila yung nag-aano ng bagahe, no, yung nagdidiskarga, nagkakarga ng bagahe sa airport. At sinabi niya sa akin, yung mga empleyado daw doon, although hindi nga mandatory yung face mask, eh it is recommended. Recommended pa rin daw yung face mask doon sa airline, doon sa airport. Kaya pag nagtatrabaho sila, dahil sa maraming taong dumadaan sa airport araw-araw, na-expose sila sa number of volumes ng tao na di normal. Hindi katulad ng isang tao na nagtatrabaho lang sa ordinaryong opisina. Yung mga tao sa opisina mo lang ang nakakasalamuha mo, di ba? Tapos pagpupunta ka sa MRT o kaya sa jeep, yung lang namang kadami ang mga tao na nakakasalamuha mo. Isipin mo pag nasa airport ka, mga kabatas natin, ilang tao ang dumadaan dun araw-araw at nakakasalamuha mo sila lang. So it's still recommended to wear a face mask. Kaya lang itong si Rafi Tulfo, kahit walang datos, gusto lang magpabida, sasabihin niya na to turn off daw yung mga turista. Pabida. Ewan ko. Diba? Ito sabi niya, halatang pabida. Sir, medyo di ka ba natatamaan dyan? Ilang beses mo nang ginagawa yan, bumabanat ka nang wala sa hulog. Ang puro imbento lang sinasabi ng Senate Emperor Tulfo. Walang basis. Obviously, kasi makagawa lang siya ng issue eh. Ganyan kasi, mga kabatas natin, pag ikaw ay vlogger, kapag ang iyong, mga kabatas natin, ang iyong number one credential kung bakit ka pumasok sa Senate ay vlogger. Ano ang ginagawa ng mga vlogger para dumami ang views? Mag-create ng drama. Anong klaseng drama? Fake drama. So itong si Rafi Tulfo, mga kabatas natin, para sa kanyang media mileage at saka para sa kanyang grandstanding at ikakasikat pa para sa kanyang political ambition na sinasabi niya naman daw na wala siyang political ambition, nagki-create siya ng fake drama. Diyan magagaling yung mga vloggers. Anong ginagawa niya doon sa Rafi Tulfo in Action? Nagki-create din siya ng mga fake drama. Yung mga simpleng away ng pamilya, pinapalaki niya. Diba? Para maraming views. Ganyan din ang ginagawa niya dito. Walang pinagkaiba, mga kabatas natin. Diba? Obviously. Pati itong face mask. Na, nag-isa na talaga pala, no? Pansin ko rin kasi yan, may mga kaso siya na ano dyan sa Tulfo. Parang ang maliliit na bagay, parang ang tagal bago maayos. Tapos minsan kung makasigaw siya, yung OA siya eh. Mga banat niya ron sa mga palibhasa eh. Lalo na mga pag-involved dyan, yung mga polis, mga ganyan. Talagang sisigawan niya. Parang ang taas-taas ng ano niya. Parang imbis na ayusin na lang para walang masyadong iskandalo, di ba? Parang siya ginagawan talaga ng ano. Kaya pala, no? Tama yung may ano siya, may punto si Sir Libayan dito eh. Basta vlogger eh, medyo ano yan. Di naman lahat siguro. Pero nandoon na yung idea na gawa mo ng fake drama talaga yung ano, content mo eh, no? Na ito, pakinggan natin ulit. Airport sa mga kawani. Yes, pa actually, yung as of September 12 po, ang pagsusuot ng face mask, tama ba? Intindi nyo maigi ha, kasi face mask lang to. Maliit na bagay lang itong kanilang pinagtatalunan. Pero itong si Sir Rafi, pansin niyo. Signed Executive Order No. 3, making mask wearing outdoors optional. And on October 28 naman po, the President signed Executive Order No. 7, making mask wearing indoors voluntary. Okay. So itong mga kababayan natin sa airport, I guess to protect themselves, yan, mga kabatas natin. That's the terminology that we are looking for, Rafi Tulfo. Huwag kang maging selfish. Yun lang. Kapag nagkasakit, yung mga manggagawa na yan, no work, no pay. Buti kung hindi pa sila mamatay. Nakakamatay ang COVID-19.
Itong si Raffy Tulfo, turismo-turismo, gumagawa ng fake drama para may pag-usapan o kaya pag-usapan siya. Tignan nyo ngayon ang laman ng social media, puro siya. Ang galing ni Raffy Tulfo. Eh syempre, yung mga Tulfonatics naman, mabababaw mag-isip yung mga yan. Lagyan mo ng drama, sigawan mo ng konti, panalo na. Sabagay. Diba? Ito sabi ni Mr. MacRider, totoo yan. Pag naka-face mask ka, pandidirihan ni Refer Tulfo. Tama, Refer Tulfo. Diba? Ito. Si Nancy Binay, nagbanggit ng facts. Hindi na mandatory yan. Diba? O, tuloy natin. Tinutuloy pa rin nila yung pagsuot ng face mask. So, voluntary optional. Mr. President, point of information. Obviously, voluntary na kasi talaga yun. At saka ito, Raffy Tulfo, no? Hindi mo mapipilit yung mga manggagawa na hindi mag-wear ng face mask. Why? Because it is their right. Karapatan nila yon. Hindi pwede, mga kabatas natin, nagagawa ka ng isang direktiba katulad ng ginawang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na administrative order. Tapos ito ay magiging applicable lang sa ilang tao. Meron tayong tinatawag sa batas na equal protection clause. Lahat tayo dapat mabibigyan ng pagkakataon para piliin kung ano ang nakakabuti pa. Raffy Tulfo, ayaw niya ng face mask. Hindi ko alam kung bakit. Di ba? Tuloy natin. In Singapore and Thailand, they have a similar mandate, no? Parang open outdoor. In fact, Singapore, indoor and outdoor are no mask requirement. But in the restaurants, in the airport, nakamask sila. Mm-hmm. I think it's an Asian thing. We're very careful. So I personally... Yeah, no, di ba? I can attest to that, no? Lahat ng mga servers sa Singapore, lahat ng mga empleyado sa airport sa Singapore, sa Changi, no? Changi Airport, naka-face mask. Ang pwede, ang nagtatanggal lang usually ng face mask doon, yung mga hindi empleyado doon. But most of them, it's still recommended because of course, the threat of COVID-19 is still there. Diba? Tama. At saka idagdag ko din sa Japan, mga kabatas natin, kapag merong kunwari kung flu season doon sa Japan, maraming naka-face mask. At saka sa Japan, kapag yung mga tao umuubo, 'di ba? Nagfi-face mask sila. Kasi concern nila sa ibang tao 'yon. Tapos itong si Raffy Tulfo, hindi niya kasi iniisip, mga kabatas natin, na pwede rin na protection din kasi ng mga passengers. Yung pagmamask ng empleyado. Bakit? Kasi nga, ang pinaka na-expose sa threat ng COVID-19 ay yung empleyado. Ngayon, kapag itong empleyado na ito ay asymptomatic, ibig sabihin, hindi niya alam na meron siyang COVID-19. Di ba marapat o mas mainam na magmask siya? Pero yung mga ganyang klaseng pag-iisip, hindi naiisip ni Raffy Tulfo yan. Mga kabatas natin, fake drama lang ang habol niya. Ilan ang naisave ng isang empleyado na asymptomatic na nagmamask? So, yun, hindi iniisip ni Raffy Tulfo yan eh. Puro fake drama. You think it's a human right if they want to choose to wear their human mask? Right. It's a human right. Tama yun. Tama right, din yun. Karapatan. Ikaw, Raffy Tulfo, bakit mo tatanggalan ng karapatan yung mga tao? Karapatan nila sa kalusugan nila. Tama. Ha? Raffy Tulfo. O, tignan nyo, no? Itong si Raffy Tulfo, bugbog sarado na siya dito. Pero, kasi puro facts eh. Di ba? Yung sinasabi ng mga ibang senador, siya, fake drama, invento, fake facts. O, tignan nyo, itsura niya. They can. I know. Yeah, it's a humor. It should be a burden. Oh. Diba? I know! Ganun siya. Nevertheless, nonetheless. Napahiya na siya. Sa palpal na. Parang yung kay Cynthia Villar. Sinabihan rin siya ni Cynthia Villar tungkol doon sa rice tarification code. Diba? Ano ba yung rice tarification code na yan? Hindi niya alam. And explain sa kanya ni Cynthia Villar, along sinabi niya pagkatapos, I know.
may problema to si Raffy Tulfo. I know. Yes, pag alam mo, bakit mo pa tinanong yan? Si sino niloloko mo? Alam mo palang human right yun. Bakit mo papatanggal yung face mask ng mga trabahador? So palpal na, parang lumabas. No, they should be able to. It's their choice. I know. I do not believe. I know. Sabi niya, it's their choice nga. Eh, ikaw gusto mong gawan ng paraan na huwag silang mag-face mask tapos ganyan, I know ka? Oh my God! O kaya naman yung ganun, no? Alam pala niya. Pero bakit? Nung umpisa, talagang kini-question na yung mga naka-ano pa eh. Naka-face mask pa eh. Tapos ngayon, I know siya. Parang ano na, no? Di niya na alam yung sinabi niya. Idol kita. Hindi ako against sa mga naging ano, mga natutulungan mong tao. Kaya lang itong episode na ito, itong medyo mali ka dito, idol. Sensya na, ha? Kasi doon lang tayo sa totoo eh. Tuloy natin. Having represented the health sector for many years, I don't think that we should consider it, and I don't think it's the burden of DOT to come up with a plan to have our people who are seen in the airport or in the tourist industry take off their masks. I believe that's their choice. I would prefer to wear a mask. I only take it off kung malalayo ako sa mga tao. So, I'm just stating my opinion because I will defend. Yan ang tunay na concern sa tao. Itong Raffy Tulfo nila, banggit ng banggit lang ng mahihirap, palakpakan na yung mga Tulfonatics. Ang ganda nung sinabi ni Cayetano dito. Pero tingnan natin ang reaction ni Raffy Tulfo, mga kabatas natin. That is not the best part yet. Let's go! And the DOH budget, so His Honor can also direct the questions to DOH, no, when we defend. But Bumabalo si Raffy Tulfo dyan. Ang tagal niyang hindi nagsasalita. Hindi siya bumabara, mga kabatas natin. Ano ho? Tignan nyo. I think it helps us prevent the spread if people choose to wear it, Your Honors. I'm not saying, Senator Pia Cayetano, na it has to be mandatory na that they don't wear face mask. And I understand. Ito si Raffy Tulfo magsisinungaling na naman. I'm not saying na it's not mandatory na they will not wear face mask. Kasi nga, binagsakan siya ng katangahan. 'Di ba? Na-realize niya na tamad siya talaga mag-aral, mahina ang logical reasoning niya, 'di ba? Tay tayo diyan. Tamad mag-aral, mahina ang logical reasoning. Ano pa? Mahina ang kanyang critical thinking. Mahina ang critical thinking. Ayan. I'm not saying. Ano ba 'yung sinabi niya? Critical thinking is, para sa akin, is yung ano ka na, yung sitwasyon na hindi mo na alam, malilito na, dun sa point na ano eh, malilito ka na, hindi mo na, yung critical na yung sitwasyon, yung mabilisang pag-iisip ng isasagot mo, o mga ganun. Mga kabatas natin, it's very obvious! You don't need to be a college graduate para isipin na ang pinapatanggal ni Raffy Tulfo ay yung face mask kasi nakaka-turn off. Yun, kasi binanggit niya yung salitang turn off. Bakit kasi? Hey, sir, idol. Doon ka sumablight, idol. Yung term mo na turn off, yun ang pinaka naging ano dyan. Naging ugat. Sa mga turista! Tama po kayo, na-appreciate that. Na voluntary po yan. However, what I'm telling you is, pag dumating po yung mga turista, bumabelo siya. Medyo nakaka-turn off po yan. This is just my comment pertaining to that. No, medyo nakaka-turn off daw. Sinasabi niya nga, nagawa niyo ng... Ang ibig niyang sabihin, para hindi matakot yung mga tao sa COVID, kasi nga naman, yung mga pasahero, mga ganyan, nakamas. Parang ano siya eh, parang medyo... Parang iniisip niya may sakit pa yung mga yun. Parang ganun pa siya eh. Kaya yung term na turn off ang ginamit niya. So parang mayroon pa siyang takot. Parang iniisip niya lumalaganap pa yung COVID. May virus pa. Parang ganun. Paraan yan? Kasi nakaka-turn off.
So kapag nakaka-turn off, anong gagawin mo? Gagamitin mo pa ulit. Ginagawa niyang, alam nyo, no? Marami rin tayong matatalinong senador. Pero kahit siguro hindi sila matalino, nag-iisip din niya mga yan. Rafi Tulfo, hindi katulad ng mga Tulfo natics yung mga senador na yan. At sana, di ba? Sana, yung mga senador naman, ipaglaban nyo naman yung mga tao. Huwag naman si Rafi Tulfo lang ang nagsasalita dyan at nagsasabi ng false information sa mga tao. Fake puro disinformation ang sinasabi niya. Hinahayaan nyo lang. Di ba? Sabi ni Nico, yan, di baling ma-virus, huwag lang ma-turn off mga turista. Yes. Di baling mamatay, huwag lang ma-turn off mga turista. Masatisfy lang si Rafi Tulfo. Di ba? Di baling ma-virus, huwag lang ma-turn off mga turista. Yun lang. Tapos, I agree. I know. Putik. That matter. I'm not telling na yung mga taong sa airport kailangan alisin na nilang face mask because that's the right. Kahit na wala nang... That's the right. Baligtad na ngayon, mga kabatas natin. That's the right na daw. Isipin mo yon, mga kabatas natin. Ang ginagawa ni Rafi Tulfo dito, ano ho? Eh, yung usual na ginagawa niya, he is always a man of contradictions. Anong ginawa niya nung una? Sabi niya, gawa niyang paraan niyang face mask nakaka-turn off. Ngayon, hindi mo mapapatanggal kasi it's the right. Ayan, hanggang dito na lang po muna yung video, no? I-upload ko na rin po agad yung part 2 nito, yung kasunod nito. Medyo mahaba pa. Kung magre-react tayo na magre-react dito, baabutin tayo ng isang oras. Kaya yan. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa inyo at abangan nyo po yung pangalawa, yung kadugtong ng video na ito. Thank you. Maraming salamat. Yan ang bago balita sa bagong magandang bagong Pilipinas. Ako po si Leon DC. Ito ang One News Report. Rewind, react, rest back. Thank you for watching. Please like, subscribe, and click notification bell for more updates.